Milyong-milyong hayop ang ginagamit sa ilang eksperimento sa buong mundo taon-taon. At ayon sa Cruelty Free International noong 2015, nakapagtala sila ng 192.1 million animals na ginamit sa mga scientific experiment sa buong mundo. 79.9 million dito ay sadyang pinapatay taon-taon para lang kunin ang kanilang mga tissues at gamitin sa mga genetically modified experiments at ilang test. Pinangungunahan ito ng China, Japan, USA at ilang pang mga makapangyarihang bansa. At ngayon, habang pinapanood mo ang video na ito, milyong-milyong hayop ang nasa kulungan at nag-aantay ng kanilang oras upang pag-eksperimentohan. Welcome back to Marvelous Facts and Mysteries, kung saan sabay-sabay natin babalikan ang kasaysayan at tutuklasin ang mga misteryo na nagkukubli sa iba't ibang panig ng mundo. Pakiclick na rin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa ating mga ilalabas na videos. Maraming salamat po! Noong 1901, ang physician ng Haverhill, Massachusetts na si Duncan MacDougall ay naisip na pagsamahin ang pananampalataya at ang siyensya sa pagnanais niyang mapatunayan na ang kaluluwa ay may angking bigat. Nagtungo si MacDougall sa isang old age home upang pag-aralan ang anim na matatandang pasyente na malapit nang pumanaw. Apat dito ay may sakit na tuberculosis at iba pang malubhang sakit. Isa-isa niyang tinimbang ang mga matatanda at nang pumanaw na ang isa, muli niya itong tinimbang at nalaman niyang nabawasan ito ng 21 grams. At nang pumanaw na rin ang lima pang pasyente, tinimbang niya muli ang mga ito at doon niya nakumpirma na nababawasan ng timbang o bigat ang isang tao kapag ito'y pumanaw na. Pinaniniwalaan niya na ang bigat na nawala ay ang kaluluwa ng tao. Ang eksperimentong iyon na kilala sa tawag na 21 grams experiment. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat, pero sa pagkakataong ito, hindi tao ang kanyang napili kundi mga walang kamalay-malay na aso. Kumuha siya ng 15 aso at isa-isa niya itong tinimbang. Dahil hindi na siya makapag-antay at hindi rin ganoon kadali malaman kung kailan mamamatay ang mga aso, pinatay niya ang mga ito alang-alang lang sa kanyang eksperimento. Nang wala ng buhay ang mga aso, muli niya itong tinimbang ngunit hindi nagbago ang mga timbang nito. Kaya doon niya nakumpirma na ang mga aso ay walang kaluluwa tulad ng mga sa tao. Agad naman itong kinundina ng mga eksperto at ayon sa kanila, tanging isang pasyente lang ang nabawasan ng 21 grams, hindi dahil sa kaluluwang lumisan sa katawan nito. Ang paliwanag ng ilang doktor ay nagkaroon ng biglaang pagtaas ng temperatura ng katawan ng pasyente dahil ang baga nito ay hindi na pinalalamig ang dugo sa buong katawan. Ito'y nagdulot ng labis na pagpapawis at ang mga nawalang pawis o tubig sa katawan ay ang tinutukoy ni MacDougall na 21 grams na nawala sa bigat ng pasyente. Animal testing ay parte na ng military defense sa loob ng ilang dekada, ngunit maraming organisasyon at individual ang hindi sang-ayon dito, partikular sa pag-develop nila ng armas at defensive tactics. Taon-taon, mahigit 10,000 hayop ang sinasayang sa mga eksperimentong ito. Ang ilan sa mga hayop ay inilalagay sa isang chamber upang malaman ang mga epekto ng mga kemikal at mga nakakalasong gas. Samantala, ang ibang hayop naman ay ginagamit upang malaman kung ano ang pinsalang maaaring matamo ng mga tao sa kanilang mga makabagong armas. Mga buhay na baboy ang madalas nilang gamitin upang malaman ang pinsalan ng pagsabog at mga non-human primates naman tulad ng mga unggoy ang madalas nilang gamitin upang pag-aralan ang mga tama ng bala. Kung minsan naman ang kambing ang kanilang ginagamit upang subukin ang talim ng kanilang mga sandata.
Nang makarating ang kumakalat noon na video sa PETA o People for the Ethical Treatment of Animals, kinundi na nila ang gawain katulong ang USDA na nagbigay ng opisyal na babala sa mga sangkot sa pang-aabuso. Palagian na pinapaalala na ang paninigarilyo ay may masamang epekto sa ating kalusugan. Ngunit bago pa man natin mapatunayan yan sa ating mga sarili, mas nauna nang mapatunayan yan ng mga hayop dahil sila ang ginagawang tester ng mapaminsalang uso. Ang ilang higanting tobacco companies ay patuloy pa rin sa pwersahang pagpapasigarilyo sa mga hayop sa kabila ng mayroon ng mga non-animal testing methods. Ang usok ng sigarilyo ay binubomba direkta sa ilong ng mga kawawang hayop ng ilang oras kada araw, kaya ang iba ay nalalagas ang balahibo, namamalat at ang ilan ay nagkakaroon ng malalang sakit na nagiging sanhi ng kamatayan. Noong 1932, isang biologist ng University of California na si Robert Cornish ay naniniwala na kaya niyang buhayin ang isang nilalang hanggat hindi ito nagtamo ng malaking pinsala sa katawan. Upang mapatunayan ang kanyang paniniwala, kumuha siya ng 5 fox terriers. Binalutan niya ang mga nguso nito upang hindi makahinga hanggang tuluyan na ngang namatay ang mga aso. Pinangalanan niya ang mga ito ng Lazarus 1, Lazarus 2, Lazarus 3, Lazarus 4, at Lazarus 5. Nahango sa biblical character na si Lazarus kung saan muling binuhay ni Hesukristo. Ginamit niya ang kanyang imbensyon na tinawag niyang teeter board, na parang isang siso na siyang artipisyal na nagpapadaloy ng dugo, at itinurok ni Cornish ang anticoagulants at adrenaline, o kilala din sa tawag na epinephrine sa ugat ng mga aso. Nabigo siyang buhayin ang naunang 3 aso, ngunit si Lazarus 4 at 5 ay nagtagumpay siya. Ang 2 aso ay nabulag at nagtamo ng matinding pinsala sa utak, ngunit nagawa pa nitong mabuhay ng ilang buwan. 1947, dahil itinuring niyang matagumpay ang eksperimento niya sa aso, nais niya itong iakyat pa sa mas mataas na level. At sa pagkakataong ito, tao na ang nais niyang maging kasangkapan ng kanyang eksperimento. Ang death row inmates ng San Quentin na si Thomas McMonigal ay agad nakipag-ugnayan kay Cornish na nais niyang ibigay ang kanyang katawan kapag siya ay namatay. Ngunit ang California Law Enforcement ay tinutulan ito dahil si McMonigal ay makakalaya na pagtapos muling mabuhay sa ilalim ng Double Jeopardy Clause. Kaya paglipas ng 1 taon, February 20, 1948, si McMonigal ay tuluyan nang winakasan ang buhay sa pamamagitan ng gas chamber. Noong 1928, ginimbal ng isang Russian scientist na si Sergei Bronkhorenko ang mga kapwa nitong Soviet scientist nang iprinisinta niya ang kanyang kakaibang life support machine at tinawag niya itong autojector, na buong pagmamalaki niyang sinabi na kaya nitong panatilihing buhay ang isang nilalang kahit ulo na lang nito ang natitira sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagdaloy ng dugo. Para mapatunayan, kumuha siya ng 1 aso at pinugutan niya ito ng ulo, saka kinabit sa ulo ang kanyang autojector. Nagpatuloy sa pagdaloy papalabas at papasok ang dugo gamit ang nasabing aparato, at maya-maya lang ang pugot na ulo ng aso ay biglang kumurap nang tutukan ito ng ilaw, at muli itong nag-react ng pukpukin ng martilyo ang lamesa. Paglipas ng 1 taon, si Dr. Bronkhorenko ay muling sinubukan ang kanyang imbensyon, at sa pagkakataong ito ay hindi na pugot na ulo, kundi buong aso na ang kanyang ginamit ngayon. Muli siyang kumuha ng 1 aso at pinatay ito. Paglipas ng 30 minuto, nilagay niya na ang aparato sa patay na aso, at maya-maya lang ay nagpakita na ito ng mga sinyales ng buhay.
Di nagtagal, unti-unti na itong bumangon at maituturing na matagumpay niyang nabuhay ang patay. May mga ilang nagsabi na ito'y isang gawa-gawa lang upang palabasin na mas magagaling ang mga Soviet scientists kaysa mga American scientists. Ngunit walang ebidensya na magpapatunay dito. Sa kasagsagan ng Cold War, ang doktor na si Vladimir Dimikov ay naging tanyag sa kanyang mga mapangahas na eksperimento. Kabilang na dito ang 19 na beses niyang pagsubok ng dog grafting. At ang 20 ay ang talagang umani ng iba't ibang opinyon. May mga nabilib, meron din namang hindi natuwa at itinuring itong kalupitan sa mga hayop. Naganap iyon noong January 13, 1959. Kumuha siya ng 2 pag-alagalang aso, isang German Shepherd na pinangalanan niyang Broad Yaga, ang isang maliit na aso na pinangalanan naman nilang Shapka. Si Broad Yaga ang nagsilbing host dog at si Shapka naman ang magsisilbing pangalawang ulo. Tinurukan ng pangpatulog ang 2 aso at si Shapka ay una nang pinutol ang mga paa at itinira lang pansamantala ang baga at puso nito. Ngunit tinanggal din ng 1 na siya kay Broad Yaga. Inabot ng halos 3 kalahating oras ang operasyon at masasabing matagumpay ito dahil nagagawa ng 2 aso na makarinig, makaamoy at uminom. Ngunit ang maliit na aso na si Shapka ay hindi konektado ang lalamunan nito sa tiyan ni Broad Yaga, kaya lahat ng kanyang naiinom ay dumadaan lang sa external tube na direkta namang napupunta lang sa sahig. Ang ganitong eksena ay nagpatuloy pa ng ilang buwan, hanggang tuluyan ng bawian ng buhay ang 2 kawawang aso. Sa pagtatapos ng videong ito, minsan napapatanong na lang ako sa aking sarili kung sino ba talaga ang dapat mas katakutan at sino nga ba ang mas ugaling hayop.